Hello guys, welcome sa ating channel. For this video, isa na namang ultimate guide sa pagbasa ng mga skill dito sa Dragoness Evolution, guys. Okay, so hindi lang sa Saint natin to, para na rin sa ibang class dyan. Pero mas magpo-focus lang tayo kasi nga Saint tong ginagamit natin ngayon. So dalawa kasing type ang Saint. So merong nagpo-pure DPS, kung di nyo alam, gamit ang Saint, guys. So ituturo ko muna sa inyo ang ano yung pure DPS na yun, guys, dito sa Dragoness 2 Evolution. Okay, so sa mga nagtatanong din, ha, pwede po may DPS po ang Saint kahit na full support. So ang combo kasi doon is Miracle Hands, and then Lightning Hands, Healing Hands, and then Curing Hands. So once na lapag mo yung apat na yan, guys, pwede ka nang mag-buffs ng Wisdom Blessing. And then siguro doon nyo rin may buffs din kayo ng ito, guys, Miraculous Light, Wisdom. And then pipitikin nyo na tatlong beses itong Charging Hands. Okay, so may iba pa na sinasabayan nila nitong Divine Shockwave. Attack enemies with a powerful Divine Light, binding them in place. Kasi, alimbawa, guys, okay, ang inuuna nila sa mga DPS to, so hindi mo na para sa mga gustong mag DPS dahil nga Saint yung napili nila, and kala nila is pure support lang din siya halos. Okay, so halos to sa experience ko dito sa game mismo, ah, hindi to sa mga lumang laro na sinasabi ko. So experience ko dito, pwede talaga magkaroon ng DPS ang Saint. Although talagang pure heal siya, and then pure support lang talaga dapat ang Saint. Okay, so depende pa rin sa build mo to at sa mga item mo kung magiging DPS ka. Pero pwede po, guys, eto. Limbawa, nailapag mo na yung Miracle Hands na yan, o yung tatlong hands na yan, and then kailangan pumitik na yung Charging Hands. Kasi hindi rin gagana to, guys, kung malayo yung malayo sa mga hands mo or sa mga summon mo yung kalaban, guys. Kailangan nandun mismo nakatayo sa mismong mga relic mo yung papuputokan mo ng mga lightning. Kasi summon powerful thunderbolts to strike each relic that you have summoned into battle, dealing damage to enemies around the relics. Okay, skill can be charged up to 3 times, deals damage equal to 73% of attack and elemental. Okay, so nalapag mo na yung apat na hands, and then eto may 3 charges. Siyempre maganda kung maibabind mo siya doon mismo, malapit sa mga relic mo, hindi na siya makakatakbo, guys. Okay, so ganun yung silbi ng Divine Shockwave. So merong mga nagko-combo nun sa mga PvP dito, nakita ko na rin sa mga malalakas. Pero hindi ko rin siya masyadong kayang gawin kasi hindi naman ako professional dito sa Dragoness 2 Evolution. So nakita ko lang yung combo niya. Okay, so doon naman tayo sa full support, guys. Again, kung gusto nyo mag full support, eh syempre mag-focus kayo dito sa heal and then palakasin nyo. So dalawa kasi ang pwedeng gamiting element dito sa ating Healing Hands. So ang electric and water. So pinili natin is water. So naka water element tayo ngayon, guys. Dahil ang effect ng lightning element, Healing Hands, light elemental enhancement, increased area of effect and recovery. So dapat, guys, babasahin nyo rin muna yung exclusive 2 bago kayo pumili ng mga skill build nyo. Okay, so hindi lang to para sa Saint, para sa lahat to, guys. Light element area daw ang dinadagdag niya para dito lang sa Healing Hands. Pero iba rin sa mga ibang skill, guys. Okay, iba yan. Bawa itong Curing Hands, iba rin yung para sa kanya. Ayan o, Curing Hands, light elemental enhancement, boost to HP recovery. Kung lightning naman ang pipiliin mo, yung Curing Hands pwedeng magkaroon ng boost to HP recovery. Okay? So kung water naman ang pipiliin mo sa kanya, guys, dark element, o kaya dark element, dark elemental enhancement, boost to attack speed naman. Pagka nilapag mo siya, guys, na dark element ang pinipili mo. Okay? And then pag water element ka naman, Curing Hands, water element enhancement, increase movement speed for all teammates within area of effect. Okay, so nakadepende yon sa mga element na gagamitin mo. So napakadali na nga dito, guys, mag-build ng ating mga character. Pinadali na ng ating Dragoness 2 Evolution. So lahat na magkakasama. So kung titignan mo yung attribute natin dyan, so wala na dyang magic attack or physical attack, guys. So isa na lang, pinag-isa attack. Okay.
So sabi nila, para madagdagan yung attack, ayan, increase skill damage is yung bear type na item ang gagamitin nyo, guys. Yung sinabi kong bear, yan, yung parang kamaon na kulay pula, isang set nyan is halos puro attack ang madadagdagan. While naman sa final damage daw, guys, is yung int natin ang dadagdagan natin. Kasi halos pare-pares na tayo dito ng skill, ng attributes, guys. Kasi hindi ka naman makakapili nga eh, pagdating sa Jade, diba? Kung ano yung para, anong Jade ang para dito sa Explorer Pauldron, yun na lang din ang palelebele mo. So, meron, kahit na Saint ka, maglalagay ka ng AG, guys. Eh, no, sa Dragon Jewel slot. So, halo-halo, nakadepende sa trip mong halo-halo. So, meron dyan nagpe-pure int, pure AG, pure attack lang sila. So, pag pure int daw is final damage. Kung babasahin yung skill nyo, dapat is nakadepende pa rin kayo doon sa attributes na kukunin nyo. Halimbawa, sa heal na naman. Okay, focus tayo sa heal kasi nga, Saint tayo, guys, eh. And full support. So, kailangan natin ng malakas na attack and elemental attack. So, ito yung tanong ko ngayon, guys, sa inyo. So, anong attribute ang dapat natin kunin? Kasi alam natin dapat, ang Saint is in-type talaga dapat. Okay? So, in-type item siya. Pero nga, dahil nga sa sinabi nila na para mapalakas mo yung attack mo, is kailangan mo ng bear type. Okay? So, para mapalakas mo yung heal mo, dapat ang set mo is yung pinakakamaon na yan, yung kulay pula, guys. Okay? So, hindi ko masabi ngayon kung yung final damage ba ay may skin na lamang pa yan sa healing type natin, guys. Okay? Kasi, kung papanoorin mo lahat ng vlogger nagsasabi na ang in type ay ang dinadagdagan niyan is final damage, guys. And then, yung attack naman, yan yung mga kulay pula. So, pwede tayo mag-set ng mga ganyan kung talagang ang attack ang idinadagdag ng mga kamao na yan, yung kulay kamao or bear. Bear ang tawag ko kasi dyan eh, noon pa eh. Huwag nyo na akong pagalitan. So, bear yan ang tawag ko dyan sa stats na yan, yung parang kamao na kulay pula. And then, agility and in type. So, hindi naman tayo pwede mag-set ng AG, pampabilisin ko yung takbo ng Saint. So, dalawa lang ang pagpipiliin natin. So, int and then yung bear na stats, guys. Yung kulay pula na kamao. Ayan, di ba? So, sa tingin nyo, guys, ano ang dapat na set ng Saint? Dahil nga marami nagpapayo sa atin na in-type ang kunin natin, guys. Kahit naman sabi ng mga ibang vlogger is final damage ang dinadagdag ng in-type. Dahil nga ang gulo at nagugula na rin tayo, guys. So, in-type ang pinipili kong item. Okay? Kahit na may idea ko na final damage ang dinadagdagan ng int. So, dapat pala ang set natin is bear type set. Dahil pure attack dapat para doon sa pagpapalakas ng heal natin, guys. So, comment nyo down below kung mali ako, guys, sa ating diskusyon dito about sa skill and attributes para sa ating Saint. So, ayan naman yung skill ko, guys. So, copy-paste nyo lang. Pero nga, dahil nakikinig tayo sa mga professional player dito sa ating Dragon Nest 2 Evolution. So, mag-i-stick muna tayo sa int, set, and then water attribute natin, guys. Okay? So, kung alam nyo yung sagot dun sa tanong ko, guys, pwede nyo i-comment down below kung bakit in-type dapat ang kunin ng ating cleric or ang ating saint para mas mapalakas yung heal. Kasi tingnan nyo, guys, restore HP equal to 147 of their attack and elemental attack. So, walang final damage na nakalagay dyan. Ngayon, kung sasabihin nila na final damage ang int, so dapat hindi int ang attribute or hindi int set ang kukunin ng isang support na healer, guys. Okay, so again, hanggang dito na lang po muna tayo. I hope na nabigyan ko na naman kayo ng isa na namang tanong na mga napakaganda. And then, try nyong sagutin, guys. Okay? So, tulungan nyo ako sa pag-build ng ating Saint and poor support na Saint, guys. So, hindi tayo professional. So, yun din ang tinatanong ko ngayon sa mga professional gamer dito sa ating Dragon Nest 2 Evolution. Okay, guys? I hope na nabigyan ko na naman kayo ng isa ng magandang content dito sa ating channel. Again, Gatsuki po, maraming salamat. Peace out.